to this video po, isi-share ko sa inyo yung experience ko about sa Comelec. So, nung nagpa-register ako, pumunta talaga ako dun sa Philippine Embassy ng Madrid. So, from here, from Asturias to Madrid, by train kami nun, ay 5 to 6 hours ata yun. So, malayo, di po ba? So, nung dumating, chinek ko yung data ko or yung registration ko sa website, nakita ko na namali yung pangalan ko, which is Marlet, nagiging Narlet. So, in-inform ko po doon sa Philippine Embassy through email. Sabi nga nila, sa Pilipinas na kasi yan na encode na kasi yan. So, sabi nila, i-try nga dito sa pinakaano, sa para sa mga overseas. So, yun yung email nila is overseas voting. Ano yun? Continuous. One word, overseas voting at comelec.gov.ph. So, nag-send sila nito is parang 26 ako nag-email. And then, nag-reply sila. Sabi niya, ito nga yung i-emailan ko ulit. So, after that, 28, July 28, nag-reply naman si ano, yung staff talaga ng Overseas Voters Concerns. Ano? Kasi meron nakalagay doon. So, nag-ano sila, tawag nito, nakalagay dito, kailangan mo siyang i-scan yung dalawang form. So, i-scan nyo lang po yung dalawang form, tapos fill out nyo po, tapos i-scan, and then i-forward sa kanila. So, basahin nyo lang po yung instructions doon, ano? So, nakalagay doon naman sa instructions, at saka yung message ni Sir, sabi niya, in order for us to process your application for registration as overseas voter, may we request you accomplish the attached OVF, overseas voting form, and consent forms. So, ginawa ko yun, pinrin ko, and then final out ko, and then finoward ko ulit sa kanila. So check nyo lang po doon, kasi ang nakalagay doon for registration, sa akin kasi for registration ulit, sabi, at saka ang tawag nito, corrected entry names ba yun? Data, error data, tapos ganun. Tapos, i-attach mo yung passport mo. So, yung documents na yan, yung passport na yan, in-attach ko na doon, no? So, after that, kinabukasan naman, nag-email ulit sila na na-receive na nga nila yung form na yon. And then, pagka-receive po nila, may isa pa kasi akong hindi na tawag nito na i-forward. So, nag-fill up na naman ako doon, tapos i-forward ko ulit. Ngayon, nag-email si Sir na mag-Zoom meeting kami 9 a.m. dito sa Spain. So, doon sa Pinas is 3 p.m. I think. So, nag-Zoom meeting kami kasi kinlarify niya lang yung mga nakasulat doon sa detalye ko sa form. So, kung tama lahat. Tama spelling, lahat inano niya. Tapos, ayun, tinanong niya, kasi yung application ko kasi, single pa daw doon sa record nila. So, parang nagkamali siguro yung encoder. Hindi ko lang alam. Married na po ako noon. So, sabi niya, kung married ka po, so, kailangan pa po namin ng another documents. Kasi since nagsabit ka na ng passport, kailangan namin ng marriage contract or any other documents na
involved sa status ko. At saka tinanong yung pangalan ng asawa ko. Ganun. Tapos, yung address ko, tinanong lahat dito. At saka mga accounts doon. Facebook account ba yan? Basta ganun. Tapos, ano pa ba? Yung kailangan fill-upan mo yung address mo sa Philippines. And then, kung sino yung representative mo. So, ang nilagay ko is yung si Christina. So, yung Christina kasi nilagay ko, tinanong nila kung sino yon. So, yung sister ko. Ah, okay ma. Tapos, ayun. So, lahat na yon, pinadala ko na lahat-lahat. Tapos, sabi niya, hindi nyo na po kailangan pumunta ng Philippine Embassy ng Madrid kasi mapaprocess na namin yung papel nyo po para sa pag-correct ng pangalan nyo. At saka yun na yung magiging ano muna, registration. Tapos, ayun. Papasalamat ang kay sir. Sorry sir, kasi nakalimutan ko po talaga yung pangalan. Grabe. So, thank you for sa Philippine Embassy ng Madrid, sa Facebook group na ng info. So, nag-reply naman sila. So, salamat din. At saka yung sa, mismo sa Pilipinas. Tapos, ayun. I-email na lang daw po nila sa akin yung pagka ma-process na nila. Kung okay na daw po yun. So, nunid na talaga akong pupunta ng embassy ng Madrid. So, buti naman. Kasi nga, yun lang po ang pakay namin sa Madrid. Ang gastos na tatlo pa po kami. Diyos mayo. So, thanks God kasi okay na. Okay na yung problema ko about sa aking registration ko. So, I'm ready to vote na. So, mag-wait na lang po ako next year kung sino po yung iboboto ko. So, I hope makatulong po to sa mga overseas na katulad ko na ano tawag na kung na mag-rehistro or boboto. Kasi kung may tanong kayo, kung may concerns kayo, yun lang po yung i-email nyo po. I-inform sa kanila para pagdating ng balota, tama lahat. So, parang hindi kayo magaya sa akin. Pero kung meron man sigurong, hindi naman po lahat siguro tama, so may mga problems din siguro sa ibang tao, no? So, kailangan pong makipag-communicate po kayo doon sa sinabi kong email. So, isusulat ko doon sa video na to, doon sa description, kung ano yung email address para doon kayo makipag-communicate sa kanila. At tsaka, don't worry, nag-reply sila the next day after 24 hours. Basta, Monday to Friday, Philippine time. So, yun lang po ang maisishare ko sa inyo kasi para hindi kayo maabala sa mga alam yon. Kasi ako, matagal ko na siyang gustong gawin kasi nga mag-election na no, next year, Mayo ba? So, kailangan po, ang pagre-rehistro po ay until September 30 na lang. So, kailangan before September 30, makapag-rehistro na po tayo. Kasi, yun po ang ating karapatan, di ba? Para bumoto as a Filipino citizen. So, kung ano naman po, kung tinanong pa din pala ako kung ano yung, kung citizen na ba ako dito. Kasi kung citizen ka na dito or sa kahit anong bansa citizen ka na, kailangan, kung gusto mong bumoto or dual citizen ka, meron pa silang another documents na hinahanap. Acquired citizenship ba yan? Certificate? Kasi ako hindi pa naman. So, yun pa lang yung mga requirements ko. So, I hope guys makatulong sa mga Comelec. Bisaya, no? I hope guys yung video na ito makatulong naman sa mga may mga concerns about sa Comelec. Kasi malapit na po siya, so kailangan before matapos yung registration, malaman nyo po na
ano po ba yung mga problema sa data nyo para mas maaga nilang ma-response. Kasi kung katulad ko nung last elections, late ko na siyang napansin kasi hindi ko naman siya na-check agad sa website ng Philippine Embassy na nandun na pala yung mga registered voter. Ano pa? Registered voter ba tawag nun? yung mga nagrehistro ay nandun na. So, hindi ko siya nakita or na-check ng maaga. Kasi nakita ko na lang siya, I think, tapos na yung rehistro. So, parang busy na talaga ang Comelec doon. So, hindi na nila nasikaso, so hindi na nila na-change. Kasi na-print na rin yung balota ko, di po ba? At saka na-send na rin nila pa Spain. So, hindi naman pwede special yung balota ko. So, advice ko lang, before mag-September 30, kailangan ma-check nyo yung kung nakarehistro na kayo, mas maigi na i-double check nyo sa website ng kanya-kanyang embassy ng lugar nyo para maagapan. Okay po? So, yun lang po ang isi-share ko. At least, may malalaman tayong panibagong mga pagbabago sa ating mga pangalan or So guys, yun lang po ang i-share ko sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan at stay healthy po at ingat sa lahat kasi marami pa tayong problems dito sa mundong ito. So just pray and stay safe always. So thank you so much. God bless. Bye.